Tahanan Mapagpala ng Immaculada Conception Foundation Incorporated. Ngayon natayo siya ng 2001, na-registered ng 2001. Obispo natin dati si Bishop Rolando Terona. Didi, siya pa yung obispo rito. Itong building, gawa to ng Senate Spouses na dinonate sa diocese. Ngayon sa diocese, ang trabaho namin, social apostolate, yung sa mga squatter areas, sa street children at saka home for the elderly, ganito. Kaya nabigay sa amin kasi yun ang trabaho namin sa diocese. Social apostolate, pwede pa kami mag-opisina o mga anong trabaho, kaya namin yun. Ang alagaan namin dito, 30 kapasidad tayo. Ngayon, namatay na yung mga ilang namatay. Ano na lang sila ngayon? 25. Pero yung mga matanda natin dito, abandoned, neglected, walang kapamilya talaga sila. Manggaling muna sila sa social, sa munisipyo kung saan sila ng ano, nabilong. Halimbawa, dito sa munisipyo ng Malolos, kailangan CCI pa sila sa social worker bago sila i-refer dito. Kumpleto na yun, may case study, medical certificate. Mahigpit kami sa medical certificate, walang mental ill, walang may TB kasi wala kami malagyan para sa may sakit na TB. Ang ginawa, ngayon, ang gawa nila, kasi matanda na sila, hindi nila kaya. Dati, gumagawa pa kami ng mga basahan. Basahan, gumagawa kami, nananahi pa sila ng kortina. Pero ngayon, dumating ang panahon na mahina na sila, mga high blood na sila. Itong tahanan, kumpleto kami staff rito. May registered nurse. May doktor kami na sa board, pupunta rin dito, may nagbo-volunteer. Tapos ang caregiver nila dalawa, may dalawang lalaki. Spiritual ano activities mayroon kami kasi may seminarista every week nagpupunta din sila nagtuturo ng catechesis. Kami din madre nagtuturo sa kanilang catechesis. Ano kasi papunta na sila doon eh patapos na sila prepare namin sila okay, ang buhay nila para sa Diyos. May isang matanda talagang namatay na parang naawa talaga ako sa kanya. Doon talaga ako na ano lang kung bakit ganun mahirap pa lang maging mahirap kasi pag darating ang panahon pagmamatay ka, wala silang libingan. Halimbawa, itong tanan, wala talagang libingan. Nangaruling lang kami 2 years para makabili kami ng libingan nila. Tapos yun, tapos sabi ko ni nanay, baha pang Malolos naglibing ako lang mag-isa. Kaya doon ko nasabi sarili ko, mahirap pala kaming mahirap. Masarap mag-alaga sa mga ganito. Opo, sa mga lola. Ako talaga naramdaman ko nung ang bukasyon ko para dito talaga sa mga ano, ganitong apostolate. Apo, ano lang po, awa ng Diyos. Wala naman nagbibigay sa ibang, bansa eh. Yung mga walk-in lang, kagaya ng nagbibisita sa amin. Pero kaawa sa Diyos, hindi po kami naubusan rito. Bahala na talaga ang Diyos. Yun. Kaya nakita ko dito, matagal-tagal na ako, nakikita ko kung ikaw pala naglilingkod sa Diyos, hindi ka pababayaan. Kahit anong hirap mong harapin.